Rise and shine sa lahat natin mga kababayan na mabiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Silipin natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kung kayo pa yung manggagaling ng Bulacan, North Caloocan, Navariches at Fairview, asahan po ninyo na magamat marami ang buwabiyahe ngayon dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue, ay tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan. Pero dyan pa lang sa Regalado Highway hanggang sa pinaka-choke point nito sa may Camaro going dyan sa may Donase Heights, asahan ninyo na mabagal na po ang sitwasyon ng trapiko. Gumamit ng alternatibong ruta dyan sa Mekrino Highway o sa may Old Sauy Road, pakaliwa ng Mindanao Avenue, papunta dyan sa North Avenue and to your point of destination. Pagkalampas rito, luluwag naman ang dali ng mga sasakyan, pero ang tabayanan lamang doon sa mga, or umantabay lamang ilang mga pasahero na kung saan ay syempre nagsasakay po sa mga public utility vehicles, ay siguraduhin mag-ingat sa inyong pagsakay po dahil syempre talaga marami po bumabiyahe ngayong araw dyan. Samantala, kung kayo naman po ay babiyahe, papadiretso po na Elliptical Road, asahan na may pagbagal para doon sa mga padiretso ng Tandansora Avenue dahil sa ilang girders po na mga naka-install doon. Pagdating sa Elliptical Road, may pagbagal muli para doon sa mga kakaliwa or kakanan rather, dyan sa may Quezon Avenue at sa may East Avenue. Kung kayo po ilalabas ng EDSA, may ilang traffic signal lights samang ang magpapabagal, pero once green and going ay tuloy-tuloy naman ang inyong pagmamaneho. Kung dadiretso kayo sa EDSA, asahan po na sa Kamuning pa lamang ay may pagsikip na ng trapiko hanggang kayo makalampas dyan sa may Santolan flyover at Ortigas flyover. Samantala, sa bahagi naman ng eastbound lane o yung mga pabalik ng Novaliches, Fairview, North Caloocan, Bulacan, walang problema, tuloy-tuloy naman ang inyong pagmamaneho. Meron lamang pong pinatutupad na sa zipper lane at sa stop and go scheme dyan sa University Avenue. Para po doon sa gagamit ng zipper lane, tatlong entry points pang maaari niyong gamitin dyan sa may bahagi ng Batasan, sa may Tandansora at maging sa may UP Techno Hub. Pagkakaliwa naman dyan sa may University Avenue, asahan niyong pagsikip sa may CP Garcia para doon sa mga kakanan ng Katipunan Avenue. Pero kung kayo po ibabagtas diretso sa C5, asahan ninyo na may pagsikip na ng trapiko dyan sa may Bonnie Serrano Tunnel padiretso ng Eastwood at maging sa may Ortigas Flyover Extension at maging rin sa may Makati Pasig Bridge. Kung kayo naman po ay lalagpas na sa University Avenue going eastbound lane, once naman po na kayo padaanin ating mga kasama mula dyan sa Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City Government, ay tuloy-tuloy na ang inyong pagmamaneho. Paalala sa ating mga kababayan na babiyahe ngayong araw, ipinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila. Mula yung alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 na hapon hanggang alas 8 ng gabi. Habang sa Makati naman, buong araw po yan, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para sa huling numero na kanilang plaka ay numbers 1 and 2. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA, na 136. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Remember, don't be rude, be kind. And you can never go wrong with kindness. This again your profi para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!